Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay tinipon ngayon ng ating Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa gitna ng mga unos, bagyo at pagsubok sa buhay, dumaraan siya sa atin at sinasabi niya, "Ako ito, huwag kayong matakot." Kaya nga hilingin natin na maging buo ang ating pananalig at loob sa Kanyang awa at kapangyarihan. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking paghuhulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay pananahanin mong lubos ang iyong Espiritu sa aming kumupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo
na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautosan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka, at sa kanilang lahi, nagmula ang Kristo, nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Noon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya. Pag-asa ko sa tuwi na sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Palapit kay Jesus, sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan. At kaya tayo narito dahil mahal tayo ng Diyos. At naniniwala ko kaya rin kayo nandito sapagkat mahal na mahal natin ang Panginoon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Paumanin po kung may tabing at hindi siya yung katulad natin na altar, nililinis po natin ngayon ang ating santuario para mas maging karapat-dapat na luklukan pagpaparangal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, lalo na pag dumating yung panahon na pupunta rito ang mga obispo at ang iba't ibang mga deboto para tanghalin formal ang ating simbahan bilang pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kaya wala rin po munang pahalik sa likod, pero nandun pa rin naman po yung sa tagiliran natin, yung sa bikaryo na pahalik. Kaya malapit din po yan. At salamat po sa mga tumutulong at tutulong pa. Simula pa lang po ito ng ating pagpapaayos para lalo maging napakagandang luklukan at dambana para pa rin sa ating pagmamahal sa mahal na Senyor. At sa darating din pong Martes, 15 ng Agosto, ay kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating mahal na ina. At dito sa ating sa Quiapo, bukod tangi lang po sa Quiapo, ay kapistahan din ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Nakita niyo po yung kanyang imahe dito sa tagiliran at doon sa likuran. Dito lang po yan sa Quiapo makikita. At sa tulong po ni Monsignor Ding ay natuklasan na dati-rati, lalo na nung bago magdigmaan, ay may debosyon ang mga taga-Quiapo sa mahal na Birhen ng Buena Hora. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina. Kaya sa Martes, bumalik po kayo rito. Mamiesta po kayo. Maraming handa sa labas. No? Ngunit ito po ay ating pamimintuho. Buena Hora. Magandang oras. Diba? Nag-aantay tayo lahat ng tamang panahon. Buenas, ika nga. Kaya patulong tayo sa mahal na ina. Kung kayo po'y nakinig ng maigi sa Ebanghelyo at tanungin ko kayo, ilan ang himala na ginawa ni Jesus Nazareno? Marahil sasabihin nyo dalawa. Nung siya'y naglakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig, at nang pinahupa niya yung malakas na hangin at bagyo at naging panatag ang mga alon. Totoo po yun. Himala yun. Maglakad sa tubig at itigil ang bagyo. Pero alam niyo mga kapatid, naniniwala ako may pangatlo pang himala na ginawa si Jesus Nazareno. Sa katunayan, bago pa niya pinahupa ang bagyo at alon, ang una muna niyang pinahupa ay ang pagkatakot, pagkabalisa, pagkagulo ng kalooban ng mga alagad. Alam nyo, naniniwala ko, mas importanteng himala yun eh. Yung maglakad sa tubig, aanin nyo naman maglakad sa tubig, no? Yung humupa ang bagyo, hindi naman araw-araw bumabagyo. Pero ang pahupain, kalamayin, bigyang kapanatagan ng ating kalooban
Araw-araw, kailangan natin yun, di po ba? Natitiyak ko ngayon, may mga nagsisimba dito, gulong-gulo na sa buhay, parang binabayo ng samut-saring mga bagyo at unos sa buhay. Kaya nga siguro napapunta ka dito sa Quiapo eh. Hindi mo alam kung saan ka tutungo, naguguluhan ka na, napapagod ka na, nabibigatan ka na, gusto mo nang sumuko, gusto mong sabihin sa kanya, ang dami ng problema, ang hirap na ng buhay, ang dami nating kinatatakutan, natatakot ka. Siguro, inaantay mo ngayon ng resulta ng eksamen. Ano kaya ang lalabas? Natatakot ka? Gagaling ba yung asawa ko, yung mahal ko sa buhay? Panahon na ng enrollment, sinasabihan ka na siguro ng anak mo, Nay, Tay, magtutuition na. Natatakot ka, saan ka kukuha ng pera? Natatakot ka, baka mawalan ka ng trabaho. Sa balita nitong nakaraang araw, tumataas ang mga walang trabaho. Dami nating kinatatakutan. Ang daming mga bagyo sa buhay. Kaya nga napakaganda na ang mensahe ni Jesus sa Sareno, ang himala na gusto niyang ibigay, bigyang kapanatagan ang ating kalooban. At papaano ito ginawa ni Jesus sa Sareno? Papaano niya binigyang kapayapaan ang kalooban ng mga alagad? Natakot na takot, balisang balisa, nagpakilala siya. Opo mga kapatid, nagpapakilala, nagpapahiwatig, nagpaparamdam ang Diyos. At ano rong ginawa ni Jesus sa Sareno? Nung siya'y naglakad sa tubig at lumapit sa mga alagad, anong sinabi niya? Huwag kayong matakot. Yan ang unang sinasabi sa iyo ngayon ni Jesus sa Sareno. Huwag kang matakot. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Ngayon mukhang nakakatakot ba yung katabi mo? No? Hindi naman, no? Huwag kang matakot. Alam nyo ba, sa Biblia, ito ang pinakamadalas sabihin ng Diyos. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, paulit-ulit na lang ang Diyos, parang sirang plaka, huwag kang matakot. Siguro alam ng Diyos, ang numero unong kaaway natin, sinisira sa buhay natin, pagkatakot. Pero paano pa? Dinagdagan niya. Sasalin sa Tagalog, sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Pero alam niyo, sa original na Grego ng Biblia, hindi si Jesus ito ang sinabi niya. Ang sinabi niya, huwag kayong matakot, ako ito. Ako ito. Ano raw ibig sabihin nun? Ako ito. Kung matatandaan niyo sa lumang tipan, si Moises nagtanong sa Diyos nung sinugo siya sa kanyang mga kababayan sa Israel, nagtanong si Moises, ano pong pangalan niyo? Anong sasabihin ko kapag tinanong ako ng mga tao, sino ang nagsugo sa iyo? At ano ang sagot ng Diyos? Sabihin mo sa kanila, ako si ako. Ako ito. Sa makatwid, ito ay pagpapakilala ng Diyos. Kaya nung sinabi ni Jesus sa Sareno, huwag kayong matakot, ako ito, si Jesus ito, hindi siya nagpapakilala ng pangalan niya. Hindi lang niya sinasabi sa mga alagad, ako yung kaibigan niyo, ako yung kasama niyo. Bagkos ang sinasabi ni Jesus, ako ang Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ako ang Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ako ang Diyos. Ako ang makapangyayari sa lahat. Ako ang in control. Ako ang in charge. Kaya huwag kayong matakot. Araw-araw, ipaalala sana lagi sa atin, siya ang Diyos. Hindi ikaw o ako ang Diyos. Kaya huwag mong suloyin ang problema mo. Huwag kang mababagot, huwag kang magalit sa mundo kapag hindi mo agad makita ang mga sagot sa buhay, ang solusyon. Hindi ikaw ang Diyos.
Alam mong taong laging aburido, laging galit, laging inis, kasi akala niya, kaya niya lahat. Akala niya, may sagot siya sa lahat. Eh, hindi nga ikaw ang Diyos. Kaya ngayon, sinasabi sa atin ni Jesus Nazareno, ako ang Diyos. Huwag mong pasanin lahat. Iwan mo sa kanyang paanan. Hayaan mo siya ang maggabay. Huwag ka kung kani-kanino kasi ang hirap. Sa iba-iba tayo bumabaling. Hindi pera ang Diyos. Hindi kung sinong politiko ang Diyos. Kahit kaming pare, hindi kami ang Diyos. Si Jesus ang Diyos. At papaano niya pinakilala na siya ang Diyos? Sa unang pagbasa, narinig natin si Elias. Parang yung mga alagad si Elias, bugbog na sa problema. Takot na takot. Kasi matapos niyang manalo sa mga propeta ni Baal, gusto siyang ipapatay nung hari. Kaya nagtatago si Elias, takot na takot. Hirap na, gusto na nga magpakamatay ni Elias eh. Pero nung ginawa ng Diyos sa kanya, nagpakilala ang Diyos. At papaano raw nagpakilala ang Diyos? Nung una daw, dumaan ang malakas na hangin, parang buhawi, pero wala doon ang Diyos. Pagkatapos daw, pumutok ang bundok, lumindol, nadurog ang mga bato, pero wala daw doon ang Diyos. Tapos, kumidlat ang langit, nagliyab ang kalangitan. Akala ni Elias, nandun na ang Diyos. Wala pa rin doon ang Diyos. Nasaan daw ang Diyos? May dumaan daw, banayad na tinig, parang bulong lang. At nandun ang Diyos. Sa katahimikan, sa banayad na tinig, doon nangusap at nagpakilala ang Diyos. Minsan nakala natin, sa kababalagan nandun ang Diyos. Kaya minsan ang inaantay natin, kumidlat, may umusok. Kala mo ba, sabay mo, mahal na po, magpakita nga kayo, magparamdam kayo. Ang inaantay mo, may uusok, magpapakita siya, kukulog. Pero mas madalas pala, sa bulong at tinig na banayad, nagpapahiwatig, nagpaparamdaman Diyos. Kaya ipagdasal natin na tayong lahat dito, opo, maingay, sa labas, maingay. Magkabilang gilid ng simbahan, maingay. Yung buhay natin, ang ingay, pag-uwi mo siguro, kaya iba, ayaw mo na umuwi sa bahay. Ang ingay-ingay sa bahay. Ang ingay din kahit sa loob mo. Hilingin natin ng biyaya. Kung hindi man agad mapahupa ang mga bagyo at pagsubok sa buhay natin, pahupain muna ang ating kalooban. Hindi man agad malutas lahat ng mga tanong at problema natin, bigyang lunas muna ang ating kalooban. Meron daw isang binata, parang si Elias, parang yung mga alagad. Daming kinakatakutan sa buhay, galit na sa mundo. Gusto nang tapusin ang lahat. Nagpunta sa isang matandang pare para humingi ng payo. Nandun pa lang sa malayo yung binata, nakita niya nasa dulo yung pare. Sumigaw na, "Pater, bakit pa ganito ang buhay? Hindi patas. Sino pa yung nagsisimba? Sino pa yung nagdadasal? Parang ako yung hindi maubusan ng kamalasan. Hindi pa tapos yung problema ko. Mayroon na naman bagong problema. At parang hindi ako sinasagot ng Diyos. Parang hindi niya ako pinapakinggan." Nag-rant na yung binata. Napansin niyo yung pare doon sa dulo? Naka-face mask kasi yung pare. Parang may inuungol. Hindi niya marinig. Sabi niya, "Father, ano yun?" Unti-unti siyang lumalapit. Hindi pa rin niya maintindihan yung sinasabi ng pare. Hanggang sa dumating na magkaharap na yung mukha nila. At nung magkaharap na yung mukha nila, doon niya narinig ang sinabi ng pare.
At ano ro sabi nung pari? Kadalasan bumubulong ang Diyos para manahimik tayo at lumapit sa Kanya. Totoo nga naman, di ba mga kapatid? Paano mo maririnig ang bulong? Pag maingay ba, maririnig mo ang bulong? Hindi. Pag malayo ka ba, maririnig mo yung bulong? Hindi. Kailangan mong manahimik at lumapit para marinig ang banayad na tinig ng Diyos. Baka kaya hindi mo marinig. Maingay, magulo, nalulunod ka na ng pagkatakot at pagkabalisa at kung kani-kanino ka bumabaling. Di ba ganun nangyari kay Pedro? Nung tinawag siya ni Jesus sa sareno, lumapit ka. Naglalakad na sana siya sa tubig. Okay na eh. Siguro naging kampante si Pedro. Pero nung nakita niya yung mga alon, nawala yung tingin niya kay Jesus, ayun, lumubog na siya, malulunod na siya. Kaya inahon siya. Tumingin ka. Lumapit ka. Alam niyo po, bilang pari, nakatataban ng puso at nakalalambot ng puso ko sa paglagi ko dito sa Quiapo, pag pinagmamasdan ko po kayo. Kita ko kayo lahat dito. Kaya kita ko yung mga natutulog, no? Pero nakikita ko po kayo, pagupong pagupo, pagluhod na pagluhod, lahat kayo nakatingin sa Kanya. Nangungusap ang inyong mga mata, lumuluha ang iba, bumubulong, nagbubukas ng puso, tumitingin sa Kanya, lumalapit sa Kanya. Sana mga kapatid, wag lang tayo tumingin sa Kanya pag nasa loob tayo ng simbahan. Kahit sa labas, Siya ang tignan natin. Siya ang lapitan natin para maramdaman natin ang Kanyang lakas at kapangyarihan. Baka nalalayo na tayo sa Kanya dahil sa kasalanan. Kaya hindi mo Siya marinig. Tandaan natin, kailan mo raw lang maririnig ang bulong? Pag nanahimik ka at lumapit ka. Kaya ngayong araw na ito, yan ang bilin ni Jesus Nazareno sa akin, sa ating lahat. Sa gitna ng maraming bagyo at gulo sa buhay, manahimik ka, lumapit ka, makinig ka. Huwag kang matakot. Si Jesus ito. Ako ang Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misa, inaanyayahan ko kayo, tumingin tayo sa Kanya, kay Jesus Nazareno, at magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto po kami muli. Marami kaming pinagdadaanan ngayon, maraming mga bagyo sa buhay, mga pagsubok at punos. Nalilito na ho kami, napapagod kami, natatakot kami. Hindi namin alam kung kanino kami makikinig at babaling. Kaya nga't narito kami sapagkat naniniwala kami, kayo ang aming Diyos. Kayo ang masusunod. Kayo ang makapangyayari sa lahat. Kaya't kung hindi man agad malutas ang aming pagsubok, kundi man agad humupa ang aming mga problema, pahupain niyo po muna ang aming kalooban. Pagtibayin niyo po muna at bigyan kami ng lakas ng loob upang maramdaman namin ang iyong kapangyarihan at kapayapaan. Patawad po kung kami nalalayo sa inyo, lalo na dahil sa kasalanan. Kaya nga't huwag po sana kayo magsawa. Tawagin kami, patahimikin kami, palapitin kami para lalo namin kayong marinig at masunod. Sapagkat mahal na po ang Jesus Nazareno, kayo po wala nang iba ang aming Diyos. Amen. Amen.
Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan na mayumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga mahal kong kapatid, karamay natin ng Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Dumulog tayo sa ating mabaging Ama ng may buong pag-asa at pagtitiwala. Idalangin natin, Ama, tulungan mo kami. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagkalinga, turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala kanila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at ihahon sila sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, dulutan mo ang ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Dakilang Ama, sa gitna ng mga unos sa buhay, sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro. Sige, pinatulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa'yo, Mama, ito'y buhay.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Sa ating pagsisimba, hiramin natin ang dasal ni Pedro. Panginoon, iligtas mo kami. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo. Para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Ibsan niyo po ang aming mga kinatatakutan, ang aming pagkabalisa. Tibayan niyo po ang aming loob at pagtitiwala sa inyo sapagkat kayo ang aming Diyos. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating Diyos at tagapagligtas. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari
o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. At kalinsabay nito, ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora.
Ang maringal na misa ay sa ganap na 12:15 ng tanghali at ikalima ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street ang pasukan. Pagkatapos ng misa, piwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging ng banal ay magdulot nawa sa amin ang kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa. At salamat din po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda, lalo na panahon po ngayon ng mga kalamidad. Ang ating simbahan po ay umaabot at tumutulong sa Bulacan, sa Pampanga, sa Rizal, sa mga nasalanta, sapagat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay hindi lang nagtuturo sa ating magdasal, kung hindi magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. At salamat din po sa mga tutulong para lalo nating mapaganda, mapalinis at mapaayos ang dambana pagpaparangal kay Jesus Nazareno. Kadalasan bumubulong ang Diyos para manahimik ka, lumapit ka, makinig ka. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at lakas ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.